Ayos. Halo ka ng halo. Patulan na natin yung sinasabing creamy carbonara. Eh, lately, may mga nagtatanong, gumawa daw po ako ng creamy carbonara. Eh, ito. Ganyan ba ang creamy carbonara niyo? Yung bang pag naglilinis ka ng refrigerator, marami kang nakikitang kinakailangan mo ng lutuin? Otherwise, hindi natatagal. Katulad na ito. Binili ko ng isang araw, 12 ounces itong ating broccoli. Eh, ang mahal po naman ng broccoli sa Pilipinas. O, gagawin ko, ipapan-fry ko yung broccoli dito, ha? Lalagyan ko lang ng cooking spray. O, lagay natin yung kalahati, 6 ounces. Hindi pala pan-fry, pan-grill. O, eto pa, suki ako ng rotisserie fried chicken. Rotisserie chicken, hindi fried chicken. Sa Costco, gagamitin ko yung kalahati. 2 days ago pa to eh. Pwede pa yan. Oh, yan na. Malalaki lang ang ano, strips. Hindi ko masyadong, hindi naman ako magsosopas eh. So, hindi ko na siya tatanggalan na parang ganun. Basta malalaking hiwa. Mga 3 minutes na to eh, oh. Tingnan nyo. Pero parang gusto ko pa, brown. Lutuin ko pa, ha. Lagyan natin ng asin. Tapos, konting paminta. Pahalo ulit. Okay. I think okay na to. 3.5 minutes. Pwede na. Pinatay ko na yung kalan. Nagpapakulo ako ng tubig. O, lalagay natin to dito sa kumukulong tubig, ha. Yan. Ayan nating matunaw yung ating chicken bouillon. Bati tayo ng itlog. 2 eggs. Oh, nakita nyo, kumukulo na. Maglalagay tayo ng spaghetti. Kalahating box to. 225 grams. O, ayan nating maluto yan. O, meron ako nito. Kukuha ko siguro ng mga konti lang, kapraso lang. Mga 4 tablespoons. Laki eh, ang bigat pa nito. O, binuksan ko na. 1 tablespoon, 2 tablespoon, siguro mga 4 tablespoons lang ng quick melt na cheese ang gagamitin natin. Yan. Hihiwain ko na lang siya ng maliliit, ha. Di ko napapakita sa inyo. Waste of time. Okay. Luto na yung pasta. Mga 12 minutes yan eh. Papatayin na natin. Gagawin ko. Oh, init. Ilalagay ko yung pasta dito, ha. Sasalain ko muna yung tubig. Yan. Hmm. Kalahating box ng spaghetti yung niluto ko. Parang napadami. Yung bang naglilinis-linis ka na ng refrigerator mo, tapos malapit nang mag-expire yung vegetables. Tumingin-tingin ka sa pantry mo, may mga konting gamit. O, edi, ituloy na natin. Isang o dalawang kainan din to. Bakit hindi, di ba? Eh, kung pupunta pa kayo sa bahay, eh, dadamihan ko na. Nakita nyo to, ito yung pasta water, medyo madami-dami. Kailangan ko yung konti ng tubig, so tatanggalin ko muna yung ano, yung ibang tubig nito. Sasabihin ko sa inyo, ilang cups ng tubig ang ititira ko. Siguro mga 1 cup lang. O yun, 1 cup. Okay, 2 tablespoons ng butter. Yun na lang meron ako eh. Turn on the heat. Oh, we will melt the butter. Meron akong sundried tomatoes dito, konti na lang. Oh. Siguro mga 1/4 cup, isasama ko na para may konting kulay. Okay. Haluin natin yan. O, lagay na natin yung 1 cup na pasta water. Mainit pa yun, oh. Tignan nyo, oh. Sama na natin tong 4 tablespoons ng quick melt. Okay, haluin nyo para matunaw. Lalagyan ko na rin ng paminta. Okay, halo. O, malapit nang matunaw yung keso. Mga 1 minute lang, oh. Actually, I'm using high heat dahil gusto kong matunaw na yung keso at nagugutom na ako. Oh, hahalo na natin tong ano, ha? Yung milk. Nakita nyo, kumukulo na. Hoy, pasok na natin tong pasta. Pasok! Oh,
Alam nyo, yung pasta, mag-a-absorb pa yan ng liquid eh. Kaya nakita nyo, nilagay ko yung 1 cup ng pasta water. Dahil, sisimutin at sisimutin niya yung hanggat may nakikitang tubig o sauce. Sisimutin na at sisimutin niya yan. Hindi ko pa nilalagay yung broccoli dyan, tsaka yung manok oh. Parang ang sarap-sarap na, look! Look at that, everybody! Yan ang dinner natin. Sandali lang yan, di ba? Patayin na natin yung ano, yung kalan. Ilagay na natin yung iklok. Pagkatapos, patay na yung ano niyan, ha? Wala nang apoy yan, ha? Halo ka ng halo. Patulan na natin yung sinasabing creamy carbonara. FYI, ang carbonara po, egg yolks lang, itlog lang, at saka bacon, walang cream. Lately, may mga nagtatanong, gumawa daw po ako ng creamy carbonara. Ito. De, creamy carbonara tayo ngayon. Ganyan ba ang creamy carbonara nyo? Sarap! O, ilagay na natin yung manok. Kasama skin. Halo! Bago pa tayo magkalimutan, ilagay na natin yung ating pan-grilled na broccoli. O, hindi ba? Maayos na dinner yan. Nagsimula sa malapit ng masirang broccoli, nauwi sa creamy carbonara, tapos may rotisserie chicken na may broccoli. Ayos na! Wow! Kahit pa wardi-warding luto, basta in the end, masarap! Dun, nagkakatalo. Isa pa. Ayos. Hindi ko po alam kung ano ang pangalan itong dish na to eh. Nagsimula sa malapit ng masirang broccoli. Ito, nawin sa pasta with sun-dried tomatoes and creamy carbonara. Yung pala pangalan. Enjoy everybody! Kung nanonood ba kayo by this time, maraming salamat po. At maraming salamat sa mga kaibigan natin na laging nagko-comment ng mahaba at nagsishare ng mga cooking videos ko at pinapublic nila. Maniwala po kayo, chine-check ko paminsan-minsan at pag nakikita kong nakashare sa wall nyo at nakapublic, syempre tuwan-tuwa ako. Ano ginagawa ko? Madalas, tumatawag po ako sa inyo. Nagre-reach out ako sa inyo. Nakikipagkwentuhan. Syempre, ang uunahin ko yung mga top fan. Uunahin ko yung mga sharer. Uunahin ko yung mga anniversary tsaka milestone followers ng aking mga social media account. O, share nyo na. At magbigay na po kayo ng mahabang comment. Babasahin ko. Huwag kayong masusurprise pag tumawag ako sa inyo. Okay po ba yun? Ron Bilaro po. Bye everybody.